For today's video guys, ay ituturo ko sa inyo kung paano makarecover ang mga delete na informasyon sa ating mga Facebook page, gaya ng mga comment o mga page, mga event, games at kung ano-ano pa. So especially po marami nagtatanong kung paano marirecover ang mga delete conversation sa ating messenger. Yung mga buradong conversation sa ating messenger ay maaari po nating marecover sa ating cellphone, sa ating Facebook page, sa ating Facebook at sa ating messenger. So panoorin nyo po yung video na ito. Yung gagawin po natin is paano po marecover ang mga delete na conversation sa ating Facebook page gaya na labang ng messenger. So yan po yung karaniwang tanong. Paano nila makikita o marirecover ang mga buradong conversations sa messenger? So after po na na-check ko po yung aking Facebook, so wala na po ron yung download information para po sa messenger sa ating profile Facebook. So hindi ko po alam ang dahilan kung bakit po nawala yung information sa messenger sa ating Facebook. So hindi na po natin ma-access yung messenger information. So yan po ituturo ko sa inyo kung paano po ma-access. At panoorin nyo po itong video na ito. Maraming salamat po mga Lodi. Kailangan mo lang magpunta sa iyong Facebook profile. So yung iba po kasi naka-professional mode, pero subukan nyo po sa unprofessional mode, yung hindi po updated na Facebook. So itry nyo pong buksan yung inyong Facebook profile. Kung naka-unprofessional po, mode po kayo, is mas maganda po siguro. Kasi sa ngayon po, na-check ko po, wala na po yung messenger information downloaded. O hindi na po natin siya ma-access sa information. So pumunta po kayo sa inyong profile at pumunta po kayo sa messenger. So after nyo mapunta sa messenger, scroll up nyo lang at pumunta po kayo sa account setting. So after nyo po mapunta sa account setting, as dadalhin nyo po kayo sa setting ng inyong messenger. So scroll up nyo lang po at pumunta po kayo sa your information, download profile information. So after nyo po siyang mapindot, ito po ang makikita natin dyan. You can download a copy of your Facebook information at any time. You can download complete copy or you can select only the type of information. So basahin nyo na lang po. So makikita po natin dito, save items and collection. So meron pong post and comment and reaction. So meron din po rito stories. Yung mga stories po natin is maaari po natin i-download. So meron din pong short videos, your activity with short videos on Facebook. Pages, your page you like or recommended, follow or unfollow. So maaari nyo rin po i-download yung mga nag-follow or nag-unfollow sa inyo. Makikita nyo po impormasyon. Collaboration po, ayan po. Your collaborative posts, activities like action you taken and who you collaborate with. So navigation bar, meron din po nyan. Group you belong to, group you manage, and your post comment within the group you belong to. So ayan po, personal information, profile information, your contact information, information in your profile about section, your life, event, hobbies, and music. So napakarami pong ina-download dito. Log information, bonuses. Ayan po, pwede nyo po i-download yung mga bonuses. Search history, pwede rin po. Professional dashboard, information about your activity on professional dashboard. So ang kailangan po natin dito is yung messenger. Yung pong mga activity natin sa messenger, yung mga naburang message ang gusto natin makita. Pero wala po siya rito. So pindutin nyo lang po yung unselect all. At hanapin nyo po yung gusto nyo may search. Halimbawa po ito, kasi wala yung messenger. Search po natin itong search history. So yan po yung pipindutin natin. Halimbawa lang po ito ha. Yan po i-download natin. So after nyo sumapindot, pindutin nyo po yung date of rings. So pwede nyo po siyang palitan ng date kung kailan nyo po gustong makita yung hinahanap nyong informasyon sa inyong Facebook. So pwede pong palitan ng mga date dyan. At pagkayari po nyan is create file mo na po. Pwede mo na po siyang i-create file. I-create file ay makikita mo po yung available copies. So makikita mo po yung requested mo sa araw at sa oras na ito. So 2 to 3 days po, ibigyan ka po nyo ng notify ng Facebook.
kung ready to download na po yung inyong napili na i-search. So ang hinahanap po natin is yung conversation na nabura sa Messenger. So yan po ituturo ko sa inyo. Made a Cabs so, TV. Pumunta lang po kayo sa inyong Facebook page, kung may Facebook page po kayo, or ibalik nyo yung inyong Facebook profile sa unprofessional mode at pumunta kayo sa Messenger at hanapin yung message information kung meron po. Pero dito po sa Facebook page is meron po. Pumunta lang po kayo sa tapos na pindot nyo na po yung security and privacy at pindutin nyo po yung setting. So ito po yung makikita nyo. Makikita nyo po yung page dyan. So pindutin nyo po yung pangalan ng page nyo and then scroll up nyo lang po. Scroll up nyo lang and then makikita nyo po dyan yung download profile information. So pindutin nyo lang po yung download profile information. So after nyo po siyang mapindot, idadala nyo po kayo sa information na gusto nyo i-download. So meron po tayo rito mga iba't ibang klaseng pwedeng i-download. So meron po dyan save items and collection. So pwede mo pang i-save yan o i-download yung mga na-save mo sa iyong cellphone. Post yung po mga ipnos mo o sinare mo sa Facebook ay maaari mo rin pong i-download. So meron din po dyan polls, event, Facebook gaming. So ayan po, meron din pong place. Meron din pong comment and reaction. Yung mga kinoment mo sa iyong Facebook page ay maaari mong i-download. Meron din pong stories. Yung mga inilagay mo pong stories ay maaari mo rin pong i-download. Mga short videos on Facebook page. Ayan po, lahat po ng mga ginawa mo sa iyong page ay maaari mong i-download katulad ng follow at unfollow. Fundraiser, group. So ito po ang pinakamahalaga na katanungan ng lahat. Dito po sa Facebook page ay meron pong message. Maaari pong i-download yung mga message na nagawa sa iyong Facebook page. So meron din pong collaboration dito. A navigation bar, notes and other activity. So sa baba po meron pong profile information and then friends and followers. Pwede mo rin pong i-download yung mga information about sa friends na iyong Facebook page at mga followers. So meron po rito yung log information. Ito po ang pinakamahalagang tanong ng iba, kung paano makukuha o marirecover ang mga delete conversation sa ating profile Messenger. So ito po, makikita nyo po sa bandang baba, activity message, a history of the profile interaction message on Facebook. So doon nyo po makikita yung mga delete na conversation sa iyong profile sa may Facebook page po, kung meron ka po. So kung wala po kayong Facebook page, subukan nyo pong i-unprofessional mode po ang iyong Facebook. Baka sakali po makita nyo po yung message downloader, download information. So ayan na nga po, kailangan nyo lang po i-unselect or mamili kayo ng inyong i-download. So itong message po is para po ito sa Facebook page natin. So hindi po natin kailangan yan kasi ang may da-download mo yung mga conversation sa page mo. So kailangan po natin bumaba. Pumunta po tayo sa activity message. A history of the profile interaction message on Facebook. Yan po ang kailangan natin i-download. So i-tap mo lang po siya. At mamili ka po ng date range kung anong petsa mo siya gustong i-download o makuha o ma-recover yung mga conversation na nabura sa iyong profile Facebook sa Messenger. So yun nga po, at mamili ka ng date at pagkayari po is pindutin mo po yung create. So after nyo pong mapili ng ng date, pindutin nyo po yung create a file. So after nyo pong ma-create a file yan is lalabas na po dyan yung pending. So pending information o pending requested. So maghihintay po tayo yung mga 2 to 3 days. Depende po sa haba ng request nyo. Mas mahaba ang request, mas matagal po. So may da-download mo po siya via HTML format. So maraming salamat po mga Lodi. At huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Maraming salamat.